Noong May 17, 1995, araw ng Miyerkules, isang abalang araw sa magandang lungsod ng San Diego, California, mayroong isang kakaibang bagay ang nangyari na talagang hindi inaasahan ng karamihan. Sa paglubog ng araw mga bandang 6:30 ng gabi, may kakaibang nangyari sa California Army National Guard Armory sa Mesa College Boulevard sa Kearny Mesa neighborhood. Sa kabila ng mahigpit na security protocol, bukas ang gate sa vehicle yard at ang lugar ay tila ganap na walang tao. Gayunpaman walang sino man talaga ang umasa na may mangyayaring kakaiba at talagang hindi nila inaasahan na ito ang araw na gigimbal sa kanilang tahimik na araw. Ano nga ba ang nangyari kay Shawn Nelson? At bakit niya nagawang nakawin ng tangke at wasakin ang lahat ng kanyang daraanan? Yan ang alamin natin sa ngayon. Bago tayo magsimula kapatid, huwag mo sanang kalimutan i-hit ang like at subscribe button. Kalimbangin ang kampana nang sa ganun, lagi kang updated sa mga bago pa naming content. Kaya, simulan na natin. Si Sean Timothy Nelson ay isang Army veteran na ipinanganak noong 1959 na nagsilbi bilang isang tank battalion. Noong May 1995, pinaandar niya ang kanyang Chevrolet van na may personalized plate na Canfix sa California Army National Guard Armory sa ilaga ng downtown na walang tauhan ng militar na nagtatangkang siya ay tigilan. Nang makapasok siya dito, dumiretso agad si Nelson sa deserted vehicle yard. Tumalon sa kanyang sasakyan at tagtungo sa tank armory nang walang nakapapansin. Ang mga tangkay sa armory ay agad niyang pinagana gamit ng isang push button at hindi ito nangangailangan ng susi. At bilang isang batikan tank commander, alam ito ni Nelson. Sinubukan niyang paandarin ng isang tangkay subalit hindi ito gumana. At pagkatapos pumunta siya sa pangalawa at pareho rin ang nangyari. At habang si Nelson ay gumawa ng isang kakaibang paraan para sa ikatlong tangkay na tinatawag na M60A3 Patton, dito na siya nakita ng gwardiya at nilapitan siya ng mabilis hanggat maaari. Gayunpaman ang ikatlong pagtatangka ay naging matagumpay at nagawa ni Nelson na paandarin ng napakalaking halimaw. Sa mga nangyaring ito, talagang agad na tumakbo palayo ang gwardiya at naghanap ng telepono para tumawag ng tulong. At habang ginagawa niya ito, si Nelson ay nakatakas na at minaneo na ang 57 toneladang pandigma at talagang halos walang makapigil dito. Ang M60 ay isang American second generation main battle tank na ipinakilala noong 1959 na siyang pinakamabigat na tangke ng United States sa halos buong Cold War. Ang tangke na ito ay talagang isang napakalaking halimaw na sumira sa lahat ng sasakyan na dinaanan nito. Habang tumatakbo si Nelson sakay ng tangke sa mga lansangan sa isang mapanirang siklab ng galit. Ang Patton tank na ito ay talagang sinimulang durugin ng mga sasakyan, mga traffic signal at lahat ng iba pang hadlang na nakaharang sa daan nito. Ang video din na ito nakuha ng CBS San Diego ay nagpakita na ang tangke ay nakipagkarera sa mga kalye ng San Diego sa bilis na higit 30 miles per hour habang ang baril ito ay nakaharap sa likod. Sa mga nangyaring ito, talagang daang-daang mga tao ang nataranta habang nasaksiyan nila ang paghataw ng tangke sa lahat ng bagay na parang walang nangyari. At buti na lang talaga ang tangke na ito ay walang bala dahil iyon ay nakaimbak sa isang gusali mula sa bakuran na kung saan ninakaw ni Nelson ang tangke. Habang nagwawala si Nelson sa mga lansangan, talagang mabilis na nagreact ang San Diego Police Department. Ipinadala nila ang isang helicopter upang subaybayan si Nelson habang tinatahak niya ang Kearny Mesa. At talagang ipinakita sa video na kuha mula sa impapawid na ang tangke na ito ay kumikilos sa magkabilang lane at winasak ang lahat ng mga nakaparadang sasakyan na makasalubong nito. Ang isa sa mga unang biktima ng galit ni Nelson ay ang isang maliit na pickup truck na nakaparada sa gilid at talagang ginawa niya itong parang papel. At pagkatapos ito, isang kotse sa kabilang direksyon ang makikitang desperadong umaatras para iwasan ang 57 toneladang tangke. Mahigit sa isang dosenang mga nabasag na kotse at ilang linya din ng kuryente ang naiwan dahil sa rampage ng tangke bago ito pumasok sa intersection at tagtangkang dumaan sa dingding ng isang bahay. Subalit ilang sandali bago ito mangyari, huminto si Nelson, umatras at ito ay pinalampas. Ang isa din sa mga piloto ng helicopter ay narinig na nagsabi na ang tangke ay tinamaan din ng isang fire hydrant at patuloy na kumikilos sa silangan sa buong lugar. At bago umalis sa lugar, nakuha na ng helicopter na binasag ni Nelson ang isang motorhome sa labas ng isang tirahan. Matapos na masira ang mas maraming sasakyan at linya ng kuryente sa Convoy Street, ang tangke na ito ay talagang tumuko na sa Balboa Avenue. Ang armored vehicle na ito ay pinabagsak ang mas maraming traffic poles at nakuha na ng CBS San Diego ang eksena habang mas maraming pulisya ang nagpakita para ihinto ang pagwawala. At sa kabila ng daming pulis at mga pagtatangka na siya ay pigilan, hindi sila pinansin ni Nelson at tumungo na ito sa Interstate 805 patungo sa Timog.
At nang siya ay pumasok na sa freeway, sinubukan ng driver na wasakin ng isang tulay gamit ng isang tangke bilang isang battering ram. Pagkatapos ng ilang nabigong pagtatangka, nagpatuloy na si Nelson at kumilos sa freeway habang inahabol siya ng napakaraming pulis. Talagang maingat din na sinundan ng helicopter ang eksena. At matapos nga ang 15 minutong kaguluhan, dito na nagsimulang maging desperado ang mga pulisya. Lumilitaw na walang paraan para mapigilan ang tangke, maliban na lang kung ito ay maubusan ng gasolina. At ayon mismo sa live news coverage, nagsimulang isaalang-alang ng mga official ang paghingi ng tulong sa Marine Corps sa Camp Pendleton. Itinuturing din ng marami sa puwersa na ang tanging mga Cobra Attack Helicopter o isa pantangke ang makakapigil kay Nelson bago pa man magkaroon ng mas maraming pinsala. At ayon mismo kay Assistant Chief George Saldamando, mayroon kaming mga tao sa National Guard Headquarters ang nagtatanong kung paano ihinto ang isang tangke. Mayroon ang isang bagay na tinatawag na tank breaker bar, subalit ang isa sa mga truck ng tangke ay kailangang ihinto at idikit mo ang breaker bar sa isang kag. At gumagana lamang ito kung huminto ang tangke at kailangan mong magkaroon ng breaker bar na available. Sa kabutihang palad para sa kanila, ang driver na ito ay gumawa ng isang maling desisyon at ng katapangan ng isang pulis mula sa Marine Corps Reserve ay magpapahinto sa pagwawala ng tangke ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Pagkatapos ng mayigit 22 minutong paghabol, mukhang nabalisa si Nelson sa paghabol sa kanya ng mga pulis at gumawa ng isang mahalagang pagkakamali. At habang siya ay humaharurot sa freeway, inakala niya na mawawasak niya ang isang concrete barrier para tumawid sa State Route 163 freeway. Subalit natigil siya sa kalagitnaan. Mabilis na pinahinto ng pulis ang kanilang sinasakyan at talagang hinarangan na nila ang tangke. At habang sinusubukan ni Nelson o matras, hindi niya na ito magawa. Apat na official lang mabilis na umakyat sa tangke at ang isa sa kanila ay si Paul Paxton, isang gunnery sergeant mula sa Marine Corps Reserve. Pamilyar siya sa tangke at mabilis na binuksan ang hatch gamit ang bolt cutter. At tatlong official naman ang tinutukan na agad si Nelson at tinutusan na mag-stand down, subalit tumanggi siyang tumugon at ipinagpatuloy ang pagmamaniobra ng tangke. At pagkatapos nga ng huling pagtatangka na mag-stand down, ang official na si Richard Painter ay sumandal at pininsala si Nelson. Ang kuha mula sa CBS ay nagpakita din na ginamot si Nelson ng mga medical personnel, subalit hindi na siya nailigtas. At noong gabi nga na yon, ang tangke na ito ay inhila na palayo sa freeway. Kalaunan, sinabi din mismo ng police captain na si Tom Hall sa media na si Sean Nelson ay kumikilos sa ilalim ng epekto ng pinagbabawal. At ang mga ulat ng pulis ay nagpakita na ang veterano ay nahirapan noong nakaraang ilang taon sa mga isyu ng pamilya at trabaho, aksidente sa motorsiklo, baon sa utang na umantong sa pagkalulong sa pinagbabawal. At sa kabutihang palad, walang matinding pinsala o nakatil sa panahon ng pagwawala ng tangke.